Hello and welcome to the new channel, Our Passion Transforms, a community that sees and shares all things new. The new channel. The new channel. Hashtag TNC now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello, this is Nato Agbayani streaming from Quezon City. You're watching Hashtag Para Sa Bayan here on TNC. Welcome back to Hashtag Para Sa Bayan. You're still watching us here on the new channel. This rainy Saturday, we'd like to give you part two of the Barangay and SK's elections this 2023 from an insider's perspective. So basically, pag-uusapan po natin ngayong gabi ano ba yung mga ins and outs ng barangay, ng SK elections. Yung part one po, we were able to discuss ano bang karapatan ni Nato Agbayani mag-discuss nito? No? Matagal na rin po tayo sa paglilingkod bayan. So siguro it's been 3 decades since we first stepped into government service. And ngayon po, we are of course also involved in the barangay. So siguro po bigyan natin na itong show is more of a voter education program. We want to reach out dun sa mga prospective, yung incumbents and even the prospective barangay officials and also the incumbent and prospective SK officials that will be coming in this year. Sabi nga natin, di ba? Parang ito ay pinakamalaking piyesta sa buong bayan, no? Itong barangay elections, no? Now, meron lang akong siguro recent development which also came to my attention only quite recently. There has been a declaration by the Supreme Court making the unconstitutional yung barangay elections held it was supposed to be 2022, no? So what happened was it was moved to this year. So itong law na nagsasabi na gawin yung the court ordered, no, yung barangay special, barangay and SK scheduled in October 2023 to proceed, no. Pero however, they stressed that the term of office of the barangay and SK officials deemed to have ended in December 31, 2022, bali ang mangyayari po, matatapos ang term ng mga mai-elect ngayong taon na to, itong October 30, yung may elect ngayon, ang sinasabi ng court, clarified that the continued discharge of function by the sitting barangay officials in a holdover capacity, no, following yung provisions of RA 1935. So, ang mangyayari, the court further ruled, no, that
the first Monday of December 2025 and every 3 years thereafter, pursuant to RA 11462, dun po magkakaroon ng synchronized elections for the barangay. Dapat po kasi ang mangyayari, had this not happened sa Supreme Court, sinasabi is yung October 23, 2023, and every 3 years after, October 30, kunyari, October 30 po ngayon, no, itong elections, 2023. Ang next elections is supposed to be 2026. And then, after 2029, ng barangay. Ang nangyari po, ang sabi ng Supreme Court, oy, teka, wait. Ang dapat is hindi lawful yung naging previous elections, holdover capacity tayo. So ang magiging elections po natin, like what we said, is yan po will be held on the first Monday of December 2025. Yan na po ang magiging barangay elections. So from 2025, dun na po yung every 3 years thereafter. So ang term ng officers, ang barangay officials ngayon is 23, 24, 25. So ang mangyayari po is 2 years. Yun po yung bagong ruling, no? Bagamat, well, all the others, yung rules ng procedure ng ating election, ng barangay elections, tuloy pa rin po yan, bagamat magbabago po yung ating how, the dates of the election. So, after this 2023. So, yun po. So, at least na-clarify po natin yan. Dahil nalaman ko to actually sa ilang SK candidates. Sabi nila, Kuya Nato, bakit ganun? Meron yatang declaration yung Supreme Court that it was unconstitutional. Sabi ko talaga, akala ko every 3 years. So, ako din na-strike na, uy. So, this is how we learn from other people, no? Anyway, ito pong intention natin sa pag-discuss ng barangay and SK elections is really to educate the public. Ano ba yung mga dapat gawin? Hindi lang po yung mga tatakbo, kundi mismo ang mga kandidato or even yung mga magpa-participate. So clarify po natin, no? Hopefully, today we can discuss the calendar of activities ng barangay elections. Tapos meron pong ano ba yung mga qualifications ng candidates. Then yung filing ng candidacy, paano yung kampanya, paano yung election day, ano ba yung poll watchers, paano ba yan. And then the conduct of the elections, no, during the election day. So, unang-una, right now, we are in the, sabi nga nila, is dito yung filing of candidacy. So, nagsimula po yan noong August 28 hanggang September 2. So, marami na pong nag-register on the first day of the filing. Sa Quezon City, for example, sa Amoranto, halos lahat po nagrehistro na, karamihan, ano? And then there are some na sumusunod sa ibang alituntunin ng, of course, their own beliefs, no, na, well, August is a ghost month, so September 1 yung iba magfa-file for luck or something, no? Basta hanggang September 2 po, yan yung filing candidacy. Ngayon, kailan po prohibited ang pangangampanya? That is from September 3 up to October 18. Sasabihin niyo, parang ang hirap naman ito. For the candidates who are running, parang ay mag-aantay pa tayo ng campaign period, which is beginning ng October 19, no? So, pero hanggang October 18, bawal po supposed to be mangampanya officially, no? So wala pong mga campaign materials na dinidistribute, etc. However, syempre, alam naman po natin, marami dyan nagpapakilala pa rin. They will have to be, shall we say, creatively promote themselves, but not really. Syempre, yung pinakabawal po is lalagay natin vote. No? So, hindi po, ano yun, hindi po acceptable under the COMELEC rules. So, ang official campaign period po, kung ano, mamarapati nyo, is October 19, no? That is from October 19 to 28. Yan po yung official. So ano po mangyayari? October 29 to 30, liquor ban. Tsaka bawal uli ang campaigning. Election day is going to be on October 30. So yan po ay magiging long weekend. Ang suggestion ko po sa mga
mga tao, sa mga boboto, bumoto po muna kayo bago po kayo mag-long weekend dahil yan nga po ay isang long weekend. Let's really vouch for our country. Let's support yung mga candidates that we believe in na dapat pong mailuklok sa poder, no? So, okay. Ngayon, meron pong last day to file SOSE. Yan po yung tinatabo. November 29. Ano po ba yung SOSE? SOSE is a statement of campaign expenses. So, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, it's really 5 pesos lang per voter. So, if you have 100 voters, you can only spend 500. So, parang ganon. So, in our barangay, for example, I think there's about 3,000 people. So, 3,000 times 5. So, parang ang campaign expenses should not exceed 15,000 pesos. Doon po sa ibang mga malalaking barangay, mayroon mga 30,000 voters, ay napakarami po. Basta wag po mag-i-exceed, supposed to be ng 5 pesos per voter, ang expenses. At syempre, iba-iba po ang forma ng kampanya. May mga kailangan para dyan. So, yun po ang didiscuss natin itong ating episode on the barangay and sangguniang ang kabataan election. So, first of all, di ba, yung filing of candidacy. Ang officials po, mamimili po tayo para sa madlang people, isang barangay captain or barangay chairperson and then 7 pong kagawad. 7. And then, ganun din po sa SK. So, isang SK chairperson at 7 kagawad niya. Okay. Ngayon, sa filing ng candidacy, sino po ba yung mga pwedeng tumakbo? No? Una, dapat citizen ng Pilipinas, registered voter ng barangay where the aspirant intends to be elected, and of course, a resident of the barangay for at least 1 year. So kung hindi po kayo residente ng barangay, less than 1 year, huwag na po kayong tumakbo, huwag na po natin ipilit. Dahil yan po ay magti-trigger lang ng mga protesta from the other candidates because it is unfair. Yan po yung batas, no? Able to read and write. So yan, issue rin po yan, no? Of course, those who, I suppose, who cannot read and write, hindi po talaga pwede. And then at least 18 years of age during the time of election. Ngayon, sa filing of candidacy for the SK, ganun din. Dapat citizen of the Philippines siya, qualified voter ng Katipunan ng Kabataan. Kasi ang Katipunan ng Kabataan, in contrast to the barangay officials or to the barangay captain and the barangay kagawads is from 15 to 30. Yun po yung age nila. Sa show daad nung nakaraang show na sabi ko 18 to 30. Yan po yung yan yung common na kumbaga pag-sharean ng barangay captain at saka ng SK chairperson na voting age. Then of course at least 18 years of age but not more than 24 on the day of the elections. Okay po. Then able to read and write, ganun din po in the local, even in the local dialect. And must not be related to the second degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected official. Dati po kasi 'di ba nagkakaroon ng si kapitan ang barangay captain, ang anak si anak naman ang nagiging barangay SK chairperson. So bawal na po ngayon yon, up to the second degree of consanguinity and affinity. Yan, nako. Naalala ko sa law school, pinag-uusapan yung consanguinity and affinity. Ngayon, ano po ba ibig sabihin nung affinity and consanguinity? Pag sinabi po nating, pag sinabi nating consanguinity, I think it's from the root word, no? It is by blood. So, kamag-anak nyo po sa dugo. So for example, ikaw or ang asawa mo, yung magulang at anak nyo, that is the first degree of consanguinity. Pagka naman po mga kapatid, mga lolo, lola, apo, yan po yung tinatawag na second degree, no? Second degree. Of course, sa parents natin at anak, yan yung first degree. Yung second degree, yan na yung mga siblings, kapatid, grandparents, tsaka grandchildren. Ngayon, ano naman po yung affinity? Pagka po kayo ay kinasal o yung relationship nyo is by marriage, that is called affinity. So, kunyari, ikaw po or yung asawa mo, meron kayong
ano tawag ba sa Tagalog nun? Parents-in-law. Yan. Yan yung mga in-laws. O, yun, basta. Yung parents-in-law mo, yung ano asawa, nanay at tatay ng asawa mo. Yan. Tapos, sino pa? Yung siblings-in-law, mga kapatid mo by virtue of the fact na napangasawa mo yung asawa mo. So, yan yung mga kapatid niya. Then, yan yung ano na, second degree. Siyempre, ang first degree yung mga magulang nyo. Yung father and mother-in-law mo. Tapos, yung siblings-in-law, grandparents-in-law, yung mga lolo't lola nila ng asawa mo, yung mga apo-apo ng asawa mo, yan. Yan naman ang tinatawag na second degree of affinity. So, hindi po pwedeng related. Yan, hindi po pwedeng related si Kapitan at saka yung SK chairperson. Para po wala nga naman. Kasi remember, ang resources po ng SK nanggagaling sa barangay, 10% ng resources ng barangay is nanggagaling po talaga sa barangay. So, that is given, or, well, that is the budget of the SK. So hindi po dapat ano, hindi talaga sila dapat magkamag-anak dahil magkakaroon po tayo ng problema diyan. Ika nga meron magkakaroon ng nepotism o yung undue advantage ng mga parties involved, no. So bagamat hindi po tayo abogado, matagal na rin po tayo sa usapin ng barangay at sa usapin ng pamamahala sa local government, even po sa legislative, no, sa kongreso. So, ano ba yung mga pwedeng gawin o ano ba yung mga hindi pwedeng gawin during the campaign period at during the hindi campaign period? Yan ang pwede mong gawin. So, the campaign period shall be specified calendar of activities, di ba? Meron yung mga gagawin. So, within the next 10 day, October 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 10 days. 10 days po, pwede po mangampanya openly. Openly. Ibig sabihin, iboto nyo ako, ako si ganito, ako si ganyan, ako si SK ganito, ako si ganyan. Pwede po iyon. So, during only those 10 days. Now, ano ba yung mga tinatawag na, ang tawag dito, legal na propaganda during the election period? Siyempre, pwede po tayo may mga pamphlet, leaflet, meron po tayo mga stickers, decals, for as long as it does not exceed yung size na tinatawag na 14 in length, 14 and 8.5. Yan po yung legal size, di ba? Pwede kang gumawa ng pulyeto, legal size, ganun. Tapos pamigay mo, ito ako, ito ang background ko as a kagawad or as a barangay captain. So, pwede po iyon. Now, siyempre, di ba nagkakaroon po ng mga posters. Pwede rin yung mga handwritten letters. Hello, mahal na kababayan. Ako po ay nagnanais na maglingkod sa inyo, blah, blah, blah. Yada, yada, yada. Yan, sasabihin niya. Tapos, ipamimigay po niya sa mga tao. Actually, pwede rin against. No? Halimbawa, itong mga kandidatong to, huwag mo iboto kasi ganito sila. So, pwede rin pala actually yon. Pero within the size and limit of what the law requires. So, pwede rin po magkaroon ng mga posters. Yan, yung posters natin, yan po dapat hindi lalagpas ng 2 feet by 3 feet. So, mga 2 feet by 3 feet. No? So, dapat ganun lang pong kalaki. Hindi po lalagpas doon. Siyempre, pwede rin po magkaroon ng 2 feet by 3 feet na, kumbaga, during the meeting, kung meron kayong caucus, yun, pwede pong isabit doon. Pero, remember, kailangan po din is nakalagay ang mga campaign materials mo, posters ng team or ng isang tao o ng isang nagnanais maging kagawad or kapitan or SK chairperson or SK kagawad sa common poster areas. Ngayon, dyan na po tayo mamumblema. Dahil ang common poster area, ang size ko is 6 by 4 feet. So parang a little less than plywood. Eh syempre po, paano magkakasya, no? Ngayon, ang tanungan dyan, eh paano gagawin ko? Eh, ang lalaki ng poster ko. Pwede ko bang ilagay yan sa kung saan-saan? Syempre po, hindi. Usually, ang posters, batay po sa batas,
kailangan po ilalagay lang natin yan sa mga pwede pong private property for as long as the private person, yung may-ari ng bahay, ay nag-consent na ilagay nyo po yung 2x3 na poster doon. At syempre, yung pong poster at saka mga pulyeto na dinidistribute nyo, mga pamphlets, etc. Lagi po yung merong paid for by, ganun. Kailangan po naka-indicate doon. Pati mga poster po. Kasi yan po ay i-declare din natin sa SOSE. Napakahalaga po ng SOSE, yung Statement of Campaign Expenses. Remember, pagka po hindi tayo nag-file ng SOSE immediately after the elections hanggang November 29 of this year, hindi po tayo makakatakbo sa kahit anong government position na elected, no? Or dumadaan sa election. So, hindi po pwede. Kailangan po talaga mag-file tayo ng SOSE. Okay. So, ano naman po yung unlawful na tinatawag na campaign propaganda? Yan. Sabi dito sa batas, ano, is to show, display, or mag-exhibit. Like, kunyari, gumawa ka ng pelikula about yourself. Ako, kunyari, si Nato Agbayani gumawa ng pelikula. Ang buhay ni Nato Agbayani, tapos papakita ko yan sa mga movie houses, hindi po legal yan. Kasi di ba marami tayong experience in the past pag presidential elections, yung gumagawa ng kwento po ng buhay ng isang presidential candidate. Yon. Ito po ay pinagbabawal. No? So hindi mo rin pwede yan i-show sa mga public movie houses. Yan. So, ano pa ba? Yung mga publication, halimbawa ganito po, meron akong show at ako'y nag-shout out, oy, huwag niyo kalimutan i-boto si Juan de la Cruz. during now, no, hindi campaign period. So parang napakalaking bagay po, no, na very strict ngayon ang ating COMELEC, because it is also yung barangay elections po kasi localized, no. Bagamat totoo namang may gastos din po diyan, mini-minimize po natin yung unequal, no, na ano, siguro that's the spirit and intent of the law, is really to equalize the opportunities, kasi hindi naman po lahat may resources, may pera. At yung iba namang gustong tumakbo, meron din namang resources, no. Paano po natin papantayin at bibigyan sila ng equal share? I think that's the intention of COMELEC, di po ba? So that's why hangga't kaya pong gawin natin, even ng batas, kailangan po talaga i-try to equalize, so equal opportunities for all the candidates. Ngayon, nung isang araw po nag-attend ako nung isang gathering, parang commitment ng ano noon, ugnayan ng barangay at simbahan. So it was a church and barangay-led activity dito po sa Quezon City Circuit. And it's very specific, no. Talagang kailangan natin ng tulong ng lahat ng tao. In-encourage natin bumoto, tumulong, or maging watchdog through watchdogs like PPCRB, no? Ayun, of course, matagal din tayong naging volunteer for PPCRB, especially during the 2013 and 2016 elections at the time of Ambassador Tita De Villa, and of course, the communications director of PPCRB before, si Ana Singson, no? De Villa. So, De Villa Singson. So, during those days, of course, we were watching the presidential elections, no? Tinitingnan natin as much as possible, paano ba natin mabibigyan ng equal opportunities ang lahat ng kandidato, lalo na po ngayon, ngayong barangay and SK elections. Napakahalaga po na mabigyan ng equal opportunity, no? Because this is not a district elections, this is not a city or municipal elections, but barangay. Ito po yung mga basic villages natin kung saan po tayo nakatira. Napaka-importante po, di ba, na wala kang kaaway sa barangay or wala kang kaaway sa kapitbahay mo, dahil yun po ang world o mundo na ginagalawan mo on a day-to-day basis. That's why it's very important that we maintain peace dito po sa ating mga barabarangay. So, okay. Ngayon, meron kang campaign poster. Saan ba bawal magdikit? Of course, we want to make sure na bawal, wala pong magdidikit sa puno, sa poste ng ilaw, kawad ng kuryente, eskwelahan, waiting shed, sidewalk, traffic sign, tulay.
Barangay Hall, bawal din po. So kahit si Kapitan, kunyari, re-election ni siya, bawal doon. Health center, iba pang public building, public shrines, yung po mga parks or shrines, terminals, airports, seaports, mga pier, public utility vehicles, yung mga PUJ, PUB, bawal po magbigit doon. Patrol cars, naglagay ka sa patrol car ng pulis, bawal po yon. Sticker, bawal. LRT, MRT, PNR, lahat po ng uri ng riles, bawal. Train station, sa mga overpass at underpass at center island. Di ba po yung pag mga nagpo-protesta, naglalagay sa center island at sa mga overpass, underpass, or yung mga iba't ibang grupo, no, na gustong isiwalat yung kanilang mga paniniwala, bawal po doon. Bawal po doon sa magdikit, doon sa mga nasabi po natin na public places. That because this is public property, dapat lang naman po na respetuhin natin ang public property. Lalo na sa, of course, hindi naman natin minamasama ang mga incumbents because they're really doing their best to serve. Pero yun po, bawal din po yung pag-use ng mga public vehicles. So if incumbents, caution lang po natin dyan. Mag-ingat lang po, of course, ang ating mga current barangay officials dahil bawal po ang mga sasakyan gamitin sa eleksyon ng pamahalaan. Siyempre yan po, that is bought with the taxpayers' money. Therefore, let's respect the taxpayers' money because siyempre po, hindi natin pera yan, pero mga taong bayan. So, okay, yun po yung siguro that will be yung first part natin ng mga campaigns and yung mga campaign materials. Of course, bawal din po yung mga malalaking billboard. Yan, bawal yun. Kasi barangay elections lang po, hindi naman po tayo tatakbo ng presidente. Hindi naman po tayo tatakbo ng senador, no? For barangay elections, hindi po kasama yung ano ngayon, no? Yung mga outdoor billboards. So ito po talagang COMELEC na designated areas, or yung mga supporters niyo po, kung meron kayong mga supporters, willing naman sila maglagay ng poster po sa bahay nila during the campaign period, ah, not before that. Naglagay naman sila doon ng ano, nakilagay po kayo. Kunyari ako tumatakbo, pwede po ba ako makilagay dito sa bakuran nyo? Total supporter ko naman po kayo na iboto si Juan de la Cruz or something like that. Yun po, pwede po yun during the campaign period. So, inumpisahan po natin sa mga rules, sa mga bagong jurisprudence na lumabas, sa mga bagong laws or sa declaration ng Supreme Court. Marami pa po tayong didiscuss. Tutuloy natin to after a while, no? Ito po, mag-short break lang po tayo. But I'd just like to remind everyone na bagamat sinasabi natin barangay lang yan or ano, huwag po ganun, no? Because yung barangay nyo, that is where democracy starts. So my advice is let's work to make these barangay elections clean, honest, orderly, peaceful. That's not just PPCRB's job or the watchdog's job or even NAMFREL or even COMELEC. The idea po is lahat po ng tao make this barangay and SK elections of 2023 count, because dito po nakasalalay ang pang-araw-araw na buhay po natin. Malaking tulong po ang nagawa ng barangay and barangay officials during the COVID experience. What if there's another one coming? What if, yan na naman po, may mga emergency and mga kalamidad. So, kailangan po talaga natin ang pamahalaan ng barangay at ng SK. So, tumulong po tayo this year to really educate people to vote and to vote the right people in office. Yun po. So with that, magkakaroon lang po tayo ng short break. Babalik po sa inyo ang hashtag para sa bayan ng tanging public affairs show dito sa The New Channel. So we will see you right back. We'll be right back.
you're still watching hashtag Para Sa Bayan, please don't forget to watch all our shows here on TNC. The new channel is an online alternative new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen and imagine having your own show, your own playlist, your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through an engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent and global influencers. The new channel is an alternative new media platform of online shows. And of course, we want to transform the lives through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. And of course, don't forget to watch our very own hashtag Para Sa Bayan every Saturday, 9 p.m. Follow us on, you have the replays on Facebook or YouTube. Follow us on IG. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC now. Also, for sponsorships, you can send an email to now@thenewchannel.com or send us a DM. Enjoy these life-changing shows because we made them just for you. So, welcome back. Here I am again. This is Nato Agbayani, of course, streaming from Quezon City on our Barangay and Special Election Part 2. An insider's perspective. So, kanina diniscuss natin a lot of things about the rules, mga laws. On the first part of this episode, well, there was part one, episode one, and then now we're here on episode two. We want to discuss to you some of the rules, some more of the rules that going to happen for this year. So, ito po, di ba, kailangan sa bawat election merong watchers. So, in the new during the elections, there will be watchers. Of course, how do you qualify as a watcher? No, bawat isang candidate dapat merong isang watcher. So, what happens is, bali, a registered voter of the barangay dapat, yeah, pwede siya mag-watcher of good reputation. Hindi siya pwedeng bad reputation. Ano yung sabihin? Well, of course, he has been he's of good repute within the community. Dapat hindi pa siya na-charge ng final judgment of any criminal offense or any other crime. Siyempre, he knows how to read and write and is not related within the fourth degree of consanguinity of any chairperson or election board member. Election board member, yan po yung mga teachers, di ba? So, sa watcher, siyempre, ang role niyan is to stay in a place where they can view or they can see the, usually po, di ba, sa public schools, all the public elementary schools are used to to be as polling places. No? So, kailangan, pwede rin silang mag-witness ng proceedings of the election board. Yan yung mga teachers, di ba? There's 1, 2, 3 members of the election board. Take note of what they may see or hear. O bakit ganito si ganyan, bakit ganito si ganito, parang mali yung ginawa nila or something else. Now, they can also file a protest against irregularity, they can do that. Or obtain from the election board a certificate of the filing of such protest. Kung merong ibang, kung hindi sila yung nag-file ng protest. Have an unimpeded view of the ballot boxes or the ballot when the EB reads it. So habang binabasa ng election board, dapat kitang-kita nila. So, yan. And then, dapat furnished upon request a certificate of votes, yung COV na tinatawag. Importante po yung COV kasi dyan po nakasulat kung ilan po yung boto ng kandidato nila. Kunyari, kandidato ng kapitan or kandidato ng kagawad, yun po, naka-indicate doon ilan. Actually, sa mga political strategists, yan din ang ginagamit na tool. Kasi kung meron ka nung certificate of votes or ilan, ano ba yung results the last elections, you will be in the know kung paano siya ilan ang bumoto sa iyo at ilan ang bumoto sa kalaban. Yeah. So, importante po yan. Now, what happens on election day? On election day,
ang buong election po ng barangay at Sangguniang Kabataan elections is mag-start ng 7 a.m. up to 3 p.m. Okay. So, who are allowed to vote? Siyempre, registered voters of the precinct whose names are nakalagay sa voters list or sa PCBL ng barangay and SK levels. Voters presenting final order of the court certifying and verified by the clerk of court na pwede silang bumoto. Usually, yung mga ganyang cases, yung mga, kung di ako nagkakamali, yung mga persons deprived of liberty or ano, or basta meron silang special order that they can vote for that election. Also, election board members entitled to avail of voting privileges. Yeah. So, ang polling place is where the votes will be cast. Meron po tayo diyang, of course, assistance desk to avoid gathering of crowds. No? Eh, syempre, ingat na ingat po ang mga ang COMELEC dahil maraming nangyayari during elections. No? Meron mga taong, of course, mandadaya. Hindi po natin maalis yan. So, gagawin nila lahat para makapandaya. Although, ang gusto po natin, of course, is to have a clean, honest, orderly elections. Mawala po yan ng, ano, hindi po unang-una. Nasa grassroots pa po tayo, tapos mandadaya na tayo. It's not proper. So, yung mga nag-gather ng mga flying voters, iba po yun eh. It's really not good because it will, kumbaga, magiging lopsided po yung resulta ng eleksyon. Anyway, meron pong tatlong klaseng balota na gagamitin ngayong election period. No? There will be the SK ballot, which is yung for those who are 15 to 17 years old. Remember, 15-year-old, boboto na po, ano? Up to 17. And then there is the barangay plus SK ballot, which is yun yung 18-year-old to 30. Okay. At doon naman po sa barangay ballot, andyan po yung 31 plus. Ibig sabihin, 31 and above, yan po yung ika nga eh, part ng barangay ballot mismo. Yung talagang constituents na po natin sa barangay, hindi lang sa SK. So, ano po bang mangyayari during the voting? No? Ang manner of voting po natin, of course, voter, pupunta siya sa titingnan niya sarili niya sa PCBL ba ako, andun ba ako sa voters list pag nakita niya siya sarili niya, or yung iba alam na nila ako, memorize ko na yung kung saan ako boboto, 5568A, yan yung bar ano ko, precinct ko. Yung iba na hindi alam, magpapaguide syempre, tapos of course verification of their name, so andun yung pangalan ko, sige, pwede na akong bumoto. Voter goes to the chairperson, tapos kukuha siya nung ballot, of course, authenticate. Pabalik niya yon after niya dun sa, di ba merong folder na gano'n, dun siya boboto. Babalik niya po doon, tapos dun siya magsusulat. And then, i-authenticate yung ballot by affixing his signature, and then mag-affix din po ng signature before ifo-fold yung ballot at ilalagay sa ballot box. Remember, ito pong election natin ngayon is not automated, no? Although, batay dun sa sabi ng Quezon City COMELEC election ano head natin, merong ilan na magkakaroon ng automated elections as pilot, pero hindi po. In general, ano po, ganun pa rin po tayo, manual. So, prepare po tayo ng, syempre, aalamin muna natin kung sino yung mga iboboto natin before the election day. Siyempre, mamaya po, ikikwento ko rin, of course, yung ating part 1 before, di ba sinabi ko, kailangan may yung kandidato may consistency, clarity of purpose, may competency, may compassion, at of course, yung kailangan willingness to serve. No? Mahalaga po yan, mahalaga. So, yung pong botohan, that will last from 7 to 3 p.m., but of course, mas maganda po maaga tayong boboto. Dahil hindi po natin lang sa hapon, either dumami tao or what, mainit or maraming senior citizens. No? What we want is everybody to vote very
ang tawag dito, earlier on para mabilis po matapos ang proseso, makapagbilangan, makapag-cast na po ng votes lahat. So, okay. So, ito pong part 2 natin dito po ngayon sa Barangay and Special SK Elections for 2023. Siguro po a little more discussions on how it is to run the barangay. Yung pong barangay natin, of course, meron pong barangay chairman, katulad ng sinabi ko ng part 1, may barangay kagawads na 7, meron din pong SK chairman, at si SK chairman meron din pong kagawad na 7. Ito lang pong nakaraang election, because now that the voters will be voting for sa SK ng 18 to 24, legally liable na po ang ating mga SK officials because they are age of majority. So, hindi po simple yan na pipirma silang kontrata or even na hindi sila makukulong. So, mahalaga po yung role ng SK, hindi po yan biro-biro. Napakahalaga po because their constituency is like half of the entire constituency of the barangay council or the barangay officials. And ang SK chairperson po is also sits sa council ng barangay. So technically, like sa amin po, our SK chairman or chairperson also sits with the kagawads and also creates legislation para po sa barangay. Ngayon, siyempre ang SK meron po rin yung, katulad ng barangay captain, meron siyang executive powers bukod sa legislative, no? And nag-execute din po siya ng programs and projects under the barangay using the SK funds, which is 10% of the total budget of the barangay. So for example, it is a barangay in Nubaliches. For example, San Bartolome, kung 30 million ang barangay budget niyan from the real property taxes, etc. 10% po niyan or 3 million will be used by the SK for the projects for youth or youth-serving organizations within the barangay. Kaya po napakahalaga niyan. Now, of course, ang barangay meron po tayong tinatawag na BPS o yung parang local police natin or barangay police. And then, iba't ibang numbers po yan, but usually, like sa amin, it's about 26 sila. And then, meron tayong mga street sweepers. We have also mga VAWSI, yung Violence Against Women and Children. Meron din tayong team for, of course, yung GAD, yung Gender and Development. Then, sometimes in some barangays or in many barangays, meron din mga barangay health workers. Meron ding possible, although it is not mandated na ano, no, kumbaga hindi siya requirement, yung ibang barangays po na malalaki nagkakaroon din ng barangay administrator, parang kumbaga city administrator, municipal administrator or provincial administrator, because maybe of the bigness, no, nung trabaho. So meron din po tayo nung to keep the peace, yan yung lupon ng tagapamayapa, which is bago po, that's part of the judiciary, o yan po yung, kumbaga, bago ka mag-file ng case, actually sa regional trial courts or sa municipal trial courts, you need to go to the barangay courts. Kung lalo na kung usaping barangay yan, no? Halimbawa, talaga hindi kayo magkasundo, that's the time na i-raise yung kaso from the barangay to another level. So, yun po, napakadami nung trabaho. Ngayon po, ang barangay officials are required to undergo a lot of training. They are required to even do budget training. So kami po, ako po ay current barangay official or barangay kagawad, dumaan po kami sa masusing barangay planning and workshop. At dyan po, gumagawa tayo ng mga outputs at gumagawa rin tayo ng mga plans and programs na kailangan po titignan ng DILG at dito po, well, sa atin sa Quezon City, we have what we call the BCRD, no, or yung Barangay Community Relations Department, which takes care of the barangays. Para siyang DILG, no, para siyang local DILG, although we do have a DILG assigned to Quezon City or to the cities. Yan po, maraming trabaho yan. So, hindi po, ang reminder ko lang po sa mga interesadong tumakbo or
na barangay officials or SK officials. Bagamat karamihan sa inyo nakapag-file na, siguro I think maybe nasa 90% na po yung mga nag-file, it's really a tough job. Hindi po ito simpleng trabaho na sasabihin natin, ah wala, ano lang yan, barangay lang naman yan, pang barangay lang. Before, siguro when I was in my earlier years in government, pag sinabi mong barangay, parang napakaliit, napaka-shallow. But you know, over the years, because of the developments ng DILG din, napakarami na pong improvements, no? Masyado lang tayong, ano, sometimes the Filipinos are not too, are so hard to please, no? Marami na po, malayo na po mga narating ng ating barangay. I would know kasi matagal na rin po ako sa public service. I started out even during the time of Cory Aquino as the public information officer of Marikina. And then I also served in the legislative office of former Councilor Kiko Pangilinan dito po sa Quezon City. Eventually, I was absorbed into the Mathay administration as chief of staff of the district coordinator of Novaliche. So marami rin pong concerns at marami na rin po tayo, ano, bukod sa trabaho po natin sa corporate world, nakita po natin, na-witness natin yung improvements ng barangay. Napakalaki na po. Dati po, if you are a barangay official, you just need to attend 2 meetings. Yung iba, ano, hindi na po masyadong ina-attendan. Pero ngayon po, we see our barangay officials attending seminars parang almost every week, no? Lalo na yung mga may committees. Katulad ko po, may committee ako ng, of course, BADAC, and then Barangay Public Order and the Barangay Public Order Council, Peace and Order Council, no? Yung BPOC, also in the back, yung Bids and Awards Committee for the materials, no? At mga pinapurchase natin sa barangay. There's so many things that have to be done, no? Hindi po biro ang maging barangay official. That's why, ewan ko kung warning yan na sasabihin ko or it is a challenge that we offer to those who want to run, no, as barangay and SK officials, na hindi po madali ang trabahong ito, hindi po madali maging barangay official, lalo na po sa mga highly urbanized cities and even in the provinces. Dahil yan po, ito pong trabaho natin, uulitin ko from part 1, ito pong trabaho ng pagiging barangay official, dyan po, minsan ang buhay ng tao or sa araw-araw na buhay ng tao ay kinakailangan po ng pamahalaan. At yan mararanasan mo sa level ng barangay. Sabi nga nila, kung sa tao, mga tao sa barangay mo, hindi ka kilala, hindi ka nirirespeto, obviously they would know your character kasi kalapit bahay ka, baka kamag-anak ka pa, di ba? So yun po, we really need to think seriously about serving, being public servants, because this is not a walk in the park. It's not easy as eating pie, no? Sinasabi nga natin, ang magiging public official po, kahit barangay official, ay seryosong trabaho. So, with that, medyo nasa tail end na po tayo ng ating special edition or special episode on the barangay and SK elections of 2023. This is already part 2. No? Ibig sabihin, napakarami pong discussion na pwede nating gawin dito. Pero since nandyan po kayo, I just like to tell everyone that, you know, this is the time na kailangan po i-consider natin magsilbi sa bayan na walang pag-iimbot, ika nga, walang self-interest masyado. Kasi kung self-interest lang po ang ating atupagin, hindi po magiging maganda ang serbisyo natin, hindi po gaganda ang Pilipinas, hindi po tayo magiging para sa bayan, magiging para sa sarili po tayo, which is what we don't want to happen. So siguro allow me this time to pray for those running, those candidates, and those incumbents who are running. I'd just like to pray for you para sa isang mabuti, malinis, at maayos na eleksyon. No? So, Panginoon, we lift up to you lahat po ng nanonood sa atin, ng mga incumbent and prospective barangay officials, na way bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip, naway gamitin nila ang kanilang competencies para sa barangay,
para sa kanilang mga constituents na way gamitin nila ang talino, ang kanilang compassion at ang kanilang serbisyo para po sa lalong ikagaganda ng kani-kanilang mga barangay at ng buong Pilipinas. Ito po ay nag-iisang bayan namin na way tulungan mo Panginoon ang bawat isa na itaguyod dito sa isang mabuti at makabuluhang paraan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po. With that, we'd like to say thank you for all those who watch this show. Naway patuloy po tayong manood ng hashtag para sa bayan. Hopefully, the other shows where we will have guests again, makapanood din po kayo. Dahil lahat po yan, pinagpreprepara natin. Naway every time, I hope you enjoy the show. With that, we end tonight's show and we just thank everyone for watching this special episode on the Barangay and SK elections of 2023. Malamang magkita-kita po tayo, hopefully after October 31. Magandang-maganda po ang mangyari sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating mga barangay. Patuloy ang progreso at ang pag-unlad ng bawat isa. Yan po ang ating kagustuhan sa bawat isa dito sa hashtag para sa bayan. Huwag niyo pong kalilimutan, we are now on season 4. Don't forget to watch hashtag para sa bayan every Saturday, 9 p.m. here on the new channel. We'd like to, again, thank you, thank the audiences for watching tonight's show on the Barangay and special, and the SK elections, no? An insider's perspective. Maraming salamat po at naway magkita-kita po tayo ulit next Saturday. See you! Bye-bye! Thank you.